Hello everyone! Kung bago pa lang kayo dito sa ating channel, mag-subscribe na kayo at i-hit ang notification bell para lagi kayong updated sa mga balitang napapanahon. Welcome po sa Doris TV Update, panibagong balita na naman ang ating pag-uusapan at tatalakayin sa update nating ito. And unang tatalakayin natin ay ang tungkol po sa mga noontime ratings. Alam ko, sawang-sawa na po kayo dito. Pero gusto ko lang i-flex sa inyo na itong ratings po ng It Showtime ay bumababa. So from 9.7 nung pilot episode nila, 7.0. Ito po ay for April 29, so kahapon, April 29, 2024. Samantalang ang Itbulaga Legit Double Cards, consistent po, no, 4.2%. Kaya naman gusto ko lang pasalamatan po ang mga Legit Double Cards natin na talaga namang sobra-sobra yung pagsuporta sa Itbulaga and sa TBJ na programa. No, consistent lang kayo, dyan lang po kayo, tatawa lang lagi tayo, no, sa mga pa-surprise ng TBJ production. Maraming salamat po, no, sa pag-suporta araw-araw sa Itbulaga. Samantalang si Atasha Mulak naman po ay sobra-sobra ang pasasalamat sa mga sumusuporta po sa kanya, no? Dahil naka 500k, no? Happy 500k on Facebook and 800k daw on Instagram. So yun po ang nakuhang followers ni Atasha Mulak. Grabe, no? Ang bilis. Ang bilis lang ng panahon. Dati, nasa 70 plus lang yung followers ni Atasha. Biruin mo, 500,000 and going 1 million na yung followers niya sa Instagram. Grabe, no? Kaya naman, ang isang Atasha Mulak ay sobrang saya po at nagpapasalamat sa inyong lahat. Sa patuloy niyong pagmamahal and syempre, sa pagsuporta po ninyo. Welcome to the growing family, sabi po yan ni Atasha Mulak. Samantalang si Maine Mendoza naman po ay binigyan po, no, ng MAC lipstick siguro to, or ewan ko ba, hindi kasi ako mahilig sa mga makeup eh. So binigyan po ni Maine Mendoza ng MAC product itong si Karen Eistrup na siyang sobrang na-appreciate nitong si Karen. Sabi nga po ni Karen, thank you po Ate Maine. So nakita ko tong picture na to sa Twitter and sabi po ng mga fans ni Maine, ang sarap daw maging kaibigan and maging malapit kay Maine Mendoza kasi napaka mapagbigay ng isang Maine Mendoza kung ano pong meron siya, sineshare niya po ito sa iba. Samantalang pag-usapan naman natin ang tungkol dito sa pinost ng TV5, ano? TV5 sa Aklan po, no? Todo na po ang signal natin dyan sa Western Visayas, mga kapatid. Mula po yan sa TV5. Tutok lang daw kayo sa Analog Channel 41 at DTT Channel 18 para mapanood ang inyong paborito pong kapatid program. So ulitin ko lang po, Analog Channel 41 at DTT Channel 18. Mas malakas po sa Aklan, no? Malakasan po sa Aklan. Maraming mga balita na dagdag pwersa po ang signal natin para sa mga kapatid sa Western Visayas. Samantalang talakayin lang natin itong post ng isang tape defender, no? Kasi inaangkin na naman po nila ang Itbulaga. Ang E80 daw ang sa TBJ at ang Itbulaga daw ay sa taping, no? Ayan na naman po sila, nagsisimula na naman po sila ng gulo. Sabi kasi nitong si Board Productive, magkaiba daw ang Itbulaga sa E80 Bulaga. Sa taping yung Itbulaga daw, habang E80 Bulaga naman ang sa TBJ production. Kahit RPTV, nire-recognize na E80 at hindi it ang kanila. So technically and legally speaking, tape ang nagmamayari daw ng mga lumang segment ng Itbulaga. Anything na ginawa at gagawin ng TBJ production na kamukha daw ng dating segment ng tape, Itbulaga ay kopya lang daw. So grabe, no? Kahit kinansela na po ng IPO Philippines, yung
registration ano ng Tape Inc. para sa Itbulaga po. Sila pa din itong tape depender, kiniklaim pa din nila na sila daw yung nagmamay-ari ng Itbulaga. No, sila pa rin daw at ang sa TBJ daw ang EAT Bulaga at hindi daw Itbulaga. So, sige, sabihin natin na yung sinasabi mo sige, sa inyo na yung Itbulaga. So, yung mga tao kasi, no, yung mga tao na nakakasalamuha po ng TBJ, ng mga Dabar Cads, ang kinikilala po nilang tunay na Itbulaga ay ang Tito Vic and Joey. Bukod doon, wala na po, no? Kaya kahit anong ipilit nila na sa kanila daw yung Itbulaga, sino po ang naniniwala? Sila lang po na tape depender. Pero ang buong Pilipinas, ang buong mundo, ang kinikilalang Itbulaga, Tito Vic and Joey. So, akala ko tanggap na po ng tape depender na panalo na ang TBJ, no, sa trademark na Itbulaga. So, hindi pa po pala tapos at inaangkin pa din po nila ang title na Itbulaga. Grabe din, ano? So, nababalitaan ko kasi na magbabalik daw itong programa po ng Tape Inc. na pang umaga naman daw. So, ang tanong, saan naman kaya ito ilalagay na network? Sa GMA ba? Sa GTV? Or sa All TV? No? So, meron na namang ibabash ang mga netizen na kung saan ay G na G, no? G na G sa taping. Kasi may mga tape depender, nagsisimula na naman po ng gulo eh. So, sinasabong po nila itong It's Showtime sa Itbulaga. No? Yan po ang ginagawa nilang pangalas at pangtapat sa Itbulaga. Ay, ang It's Showtime at ang Itbulaga, eh hindi naman po nila pwedeng pagkumparahin kasi nga alam naman natin na iba ang diferensya niyan, hindi po patas. Okay? Samantalang pag-usapan naman natin ang tungkol sa post po ng TBJ and TV5 na Facebook page, no? So, ang sabi kasi dito, abangan ang pagbabalik and makikita natin yung That's My Boy. So, kung totoo nga man po na magbabalik itong That's My Boy na kung saan, 'di ba? Eh first day lang natin nakasama ang That's My Boy kasi nga ang dami pong nagreklamo, ang daming umalma na medyo naboringan po sila. So, marahil may kakaibang twist na gagawin ng TBJ production sa That's My Boy at mas pinalakas po ito, no? Mas pinalakas, mas pinaganda at mas pinaghandaan. So sana lang, no, nang sa ganun, syempre ay hindi po magreklamo yung mga Dabar Cads natin and syempre yung mga bashers diyan, ano, yung mga bashers na lagi pong naghahanap ng butas sa Itbulaga. So abangan natin yung That's My Boy, yung pagbabalik, and I'm hoping na may kakaibang twist ito and talagang mamahalin ng mga televiewers, online viewers, no? So abangan na lang po natin yan and kung kailan ito, i-announce ko na lang po sa inyo kung kailan, okay? So ayun lamang po and maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. So hanggang dito na lamang po ang update natin at maraming salamat sa pagsuporta at pagsubaybay.